mga ka-Timor Best, ito naman po ulit si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. So ayan mga guys, sa video na ito, nakikita nyo yung aming mga manok. Ito yung mga ayam si Manny. Ito po yung mga legendary black chicken. Ang laman po niyan ay kulay itim. Basta buong katawan niya, tuka, mata, kulay itim, lahat. So ang problema ngayon guys, maraming farmers na nag-aalaga po ng mga manok ang umaaray dahil sa mahal ang presyo ng commercial feeds. Yun ang nagiging problema. Kung tayo ay aasa sa commercial feeds, sigurado pong malulugi tayo. Mas lalong lalaki ang operational expenses dahil sa mahal yung ipinapakain natin ng mga commercial feed. So, para makatipid tayo, katulad din po ng mga ibang mga nag-aalaga din po ng mga farmers, katulad po ng mga Rhode Island Red at mga White Leghorn or mga 45 days. So, yan po ang kadalasan nilang inaalagaan. So, sa atin ito is mga ayam si Manny. At meron din tayong mga Rhode Island Red doon sa kabilang farm, no, na inaalagaan natin. At dahil sa ang dami nating manok, katulad nito, dito sa compound na ito, meron tayong mga 47 chickens. At doon sa kabila, meron tayong 34 chickens. So lahat yun, kailangan nating pakainin. So every time natutuka ang manok, siguradong lalabas ang pera sa inyong bulsa. Aaray ang mga farmers niyan, no? Dahil sa ang tatakaw kumain ng manok na to. Ang tatakaw. Ikaw na lang aaray. Although, kahit matatakaw sila, nakakatanggal sila ng stress. Kukukukukuk. Tinan mo, ayan o. Ang sisipag nila, tuka lang sila ng tuka, parang walang problema. So, ganyan lang ang manok. So, regarding po sa video nito, katulad nung nasa title, meron akong isasuggest sa inyo na free feeds, no, ng manok. Ito po ay alternative na feeds na libre lang. Mabilis dumami, lalong-lalo na kapag tag-ulan. So mamaya ipapakita ko yan, yung alternative feeds natin. So sa mga baguhan o mga beginners na hindi pa nakakakita ng commercial feeds, ipakita natin. So tara, let's go. So ayan mga guys, ipapakita ko sa inyo yung commercial feeds. Ito siya. Yan, commercial feeds. Sa mga hindi pa nakakita, yan ang itsura niyan. Yan. Ang isang kilo po nito, 40 pesos. So, yung isang kilo ko na yan, pagkain na yan ng manok ko. So, lagas na yung 40 pesos ko sa kanilang lahat. So, ganun po ka mahal. So, talagang maraming mga farmers po talaga na umaaray dahil po sa mga commercial feeds. Pero meron tayong solusyon dyan, mga alternative feeds, na makakatipid tayo. So, punta naman natin yung alternative feeds natin para makakain na yung mga manok. So, tara, let's go. So yun mga guys, nagdala na ako ng balde dahil dito natin ilalagay yung ating i-harvest, no, na ipapakain natin na alternative feeds. So kung mapapansin nyo, ayan, green na green yung paligid. Ayan, tatayo ako ha. Ayan, green na green yung paligid. Yan yung ating i-harvest. At yan din yung ipapakain natin. Lalong-lalo na mabilis silang dumami ngayong tag-ulan. At dahil sa mabilis silang dumami, marami tayong ma-harvest. So tara, mag-harvest na tayo. I-close up lang natin yung ating camera. So ayan mga guys, yan yung ating i-harvest. Ito. Yan. Ang dami nila, yan o. Oh. O yan, magsawa ka dyan. Ang dami niyan. Malaking katipiran talaga ito sa pagkain. Ang tawag po dito ay gotokola sa Indonesia. Tapos sa English ay pennyworth. Talagang naman talagang pennyworth siya dahil makaka-free feeds na tayo dun sa ating mga manok. Tapos sa Tagalog, takip kuhol, no? Ewan ko kung bakit takip kuhol. Pero sa Bisaya naman, ito yung yahong-yahong. So yan o, ang dami-dami. Nagtanim lang kami ng isa, pero yan o, dumami. Ganyan, parang damo. Parang kangkong. Ang dami. So talagang matutuwa ka dyan. Free na ito. Free na feeds. Madali lang siya mag-harvest kasi puputol ka lang naman. Ilalagay mo doon. Ganun lang, kadali. Hindi mo na kailangan ng gunting dahil huhugutin mo lang sila. Yan, ganyan lang kadali oh. Ang kagandahan naman dito, maraming health benefits ito. Sa ibang bansa, ginujuice nila ito.
Basta mabilis ka lang magano, yan, nabibilisan natin ha. Kasi ang hirap mag-video habang nag-harvest. Ganyan lang, kadali. Oh, so ganyan kadali oh. Ang kagandahan pa dito, healthy pa ito. Yan. Healthy sa'yo dahil nasisingot mo yung oxygen, di ba? Huwag ka lang manghihinayang kasi mabilis naman silang tumubo eh. So, ito, malalaki oh. Yan, harvestin natin. At mag-harvest. No? Libre-libre. Actually, nag-start lang kami sa isang paso nito eh. Pero kumalat. Parang damo. Ang bilis. Lalo na pag tag-ulan. Wala rin halong fertilizer ito. Kaya maganda. Safe na safe. So, mga guys, yan. Harvest pa more. Busin natin itong mga goto cola. All known as pennywort. Tagalog, takip kuhol. Ewan ko kung bakit takip kuhol. Masaya talaga mag-harvest. Eh. Sa mga nag-organic, yan, magandang alternative ito. Sama-sama na sila. Actually, nagbabine siya. Oh. Parang kangkong. Yan, marami pa dito. So yan yung isang balde na goto cola at ipapakain natin sa mga gutom na mga ayam si Manny. Ayan, mukhang nagwawala na sila. So titignan natin kung gusto nila itong pagkain ito, no? Itong alternative feeds natin na goto cola. So itry na natin mga guys ha. Tingnan natin kung tatangkilikin ng mga manok ang libreng pakain ni Kuya Aaron. Ha ha ha! So yan, sige, pasok tayo. Pasok lang muna kami, pasok lang. Ito yung mga chickens. Ayan, chickens. Okay, sige, kain na. Ayan, o. Sige na natin kung kain nila, ha? Ayan, o. Sige. Ayan, o. Sige, tuka lang. Hanggang busog. Ayan, kinayas na. Sige, kain lang. A few moments later. So, ayan mga guys, oh. Ayan, halos mauubos na nila. Makalipas lang ng mga 20 minutes, ayan, oh. Tinatadtad pa rin nila. At least, pakaka-menos na kayo dito. At kinakain nila itong goto cola. Ayan, oh. Kinain ng mga tandang, oh. Ayan, oh. Di ba? Sarap na sarap siya eh. Nakain pa rin nila, no? Ayan yung mga ibang ayam si Manny, oh, ayan. Ayan, pwede niyo ipakain sa inyong mga Rhode Island Red, White Leghorn, o mga native na chicken. Pwedeng-pwede ang goto cola. Isa lang po ito sa mga alternative feeds na makakatipid dahil libreng-libre lang itong kinukuha sa inyong garden. Ayan, punong-puno yan kanina. Ayan, rinansak na nila. So, ayan mga guys. Sana may napulot kayong sustansya sa video na ito. At kung meron kayong napulot na impormasyon na makakatulong po sa inyo, i-share nyo lang po ito sa mga kaibigan nyo, sa magulang nyo, sa mga kamag-anak nyo. At kung meron naman kayong social media, pwede nyo pong i-share itong video na ito sa kanila. Sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, at marami pang iba. So, yan mga guys, at nagpapasalamat po ako sa mga loyal Team Harvest subscribers, mga likers, mga dislikers, at mga silent viewers na wala pong sawang nanood po sa aming channel.
At kung hindi ka pa nakasubscribe dito kaibigan, i-click mo na yung subscribe button at i-click mo na rin yung bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. At kung nagustuhan niyo naman tong video nito, huwag kalimutan pong mag-like at mag-comment po sa baba kung meron po kayong mga katanungan o mga suggestions para mapaganda namin ang aming channel. So maraming salamat mga kaibigan, mag-iwan ako ng mga katagang habang my team harvest, impormasyon ay lagi mong harvest. So hanggang dito naman guys, and hope to see you on our next vlog. Bye-bye! Gabchagi nege natanaju no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune